katotohanan sapagkat alam naman natin na nahitatatag ng banal na kasulatan. Malimit na naririnig natin na iba noon. Isang pagbati ang nais po naming ipaabot sa lahat ng mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din sa mga taga-subaybay sa internet, kami po ay bumabati sa inyo at nawa ang kapayapaan ang sumaating lahat. Ako po muli ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, dito sa programang Katotohanan. At siyempre po ang aking partner, kasama po natin sa oras na ito. Ako po ang inyong kapatid, Brother Richard Thompson, na muling nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa loob ng isang oras upang tumalakay ng paksa na alam po naming pakikinabangan natin at makakaranas tayo ng pagpapala kung atin pong talagang mumuni-munihin sa tulong ng biyaya ng Panginoon ang bawat paksang ating pag-aaralan sa programang ito. Isang oras po tayong mag-aaralan salita ng Diyos. Ang aming pong hiling, samahan po kami at aming pong pinapangako na muli tayong dadalhin ito sa lalong malapit na ugnayan sa ating Panginoon. Mahalagang paksa ang ating tatalakayin sa episode nito. Bago natin ito simulan, nais po muna namin kayong anyayahan sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Apo. Sa oras na ito, kami ay muling lumalapit sa inyo. Ang aming hiling, ang inyo po nawang banal na Espiritu ang gumabay sa amin. Ituro ang mga dapat salitang aming bibitiwan. Apo. Sa pamamagitan ng mga katotohanan ang aming ihahayag. Makita po nawa ito sa kalagitnaan ng programang ito sapagkat kayo ang gumagabay sa amin. Amen. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pag-iingat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa episode nito ay atin pong tututukan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Noong nakaraang pag-aaral natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong napag-usapan yung tinatawag po nating katotohanan. Nabigyan namin kayo ng mga impormasyon, kaalaman, na sa ating panahon ay merong mga paniniwala tungkol sa wala ikang lubos or walang absolute truth. Subalit napatunayan natin na ang Diyos ay hindi ganon sapagkat siya mismo sa kanyang sarili, siya ay totoong Diyos. At ang pagkatotohanan yon ay masusumpungan natin sa banal na kasulatan. Sapagkat ang sentro ng banal na kasulatan ay walang iba kundi si Kristo. Ngayon ay bibigyan ho natin ng detalye. Paano ba tayo nagkaroon ng Biblia? Ano ba ang purpose ng Panginoon? At paano ba ito naisulat? Kasi, Brother Richard, sa ating panahon ay maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Bible. Totoo yan. Paano naging salitaan niya ng Diyos yan? Eh, meron din diyang salita si Satanas. Meron pa. Eh, taoan niya lang sumulat yan. Paano naging salitaan ng Diyos yan? Yan. At hindi rin sila naniniwala. Paanong kaalaman ang pwede natin ibahagi sa kanila? Ayan, pagdating sa ganyan, Brother Johnson, akin pong masasabi na ang banal na kasulatan ay totoong ginamitan ng Diyos ng tinatawag na human author. Pero ang masasabi natin, hindi sila ang may dahilan kung bakit sila nagsulat nito. Ibig sabihin, ginawa nila ito dahil naisip lang nila. Ay, hindi nga ganun, Brother Johnson. Mana pa, kinilos sila ng banal na espiritu. Ano ba ang ibig sabihin natin? Yon ang ibig sabihin nun. Saan natin makaya mababasa? Ano pagbabataya natin doon sa paniniwalang yon? Kasi maraming mga tao hindi naniniwala doon, lalo yung mga taong ayaw magbasa ng Biblia, kaya hindi na nalalaman kung bagay na ito. Tama. Kung ating papansinin, sang-ayon dito sa aklat ng 2 Timoteo, Brother Johnson,
At ito ay matatagpuan natin sa Kapitulo 3. Simula natin sa talatang 15 hanggang 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. Sa 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ayan. So makikita natin na ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos, nililinaw natin ito ha. Kaya natin sinasabing mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos kasi bukod dito, Brother Johnson, ay marami ring mga lumitaw na mga kasulatan na ipinaangkin din na mga banal ding kasulatan, Brother Johnson. Kaya mag-iingat tayo ha. So yung mga banal na kasulatan na ano, na kinasihan ng Diyos. Yung salitadong kinasihan sa salitang Grego ay hiningahan. Kung baga ay sa ating pakahulugan ngayon dito sa ating salita ay yung salitang kinasihan, ibig sabihin hininga mismo ng Diyos alin ang nag-udyok doon sa taong sumulat nitong banal na kasulatan, Brother Johnson. Kaya tama din yung sinasabi nila na ito ay sinulat ng tao, pero ang Diyos mismo ang kumasi at nag-udyok nito para ito'y maisulat nila, Brother Johnson. Ayan. So, ang gusto kong itanong dito, Brother Richard, at gusto kong bigyan ng linaw din sa atin, bukod dun sa ating pagpapatunay tungkol sa salita ng Diyos, ay pag sinabing bang ang, sabi kasi sa talata, ang mga kasulatan ay nakinasihan ng Diyos. Mm-mm. Yung kasulatan ba to ay may particular lang bang aklat sa Biblia? Kasi may mga naniniwala ngayon. Nasa bagong tipanahan niya tayo. Mm. Wala na tayo sa lumang tipan. Ano bang kinasihan dito? Buong Biblia o bagong tipan lang? Ay, kung ating papansinin, lalo na nga itong nagsusulat, Brother Johnson. Mm-mm. Tandaan natin na sinusulat ito ay wala pa pong New Testament na isusulat. So ibig sabihin, nung banggitin ito ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, ang kasulatan tinutukoy niya ay yung existidong kasulatan. Tama, yung umiiral na. Anong kasulatan 'yon? Hindi ito yung Old Testament. Correct. Sa pananalita ng mga Hudyo, ito yung tinatawag nilang Torah. Aha. Sa mga Grego naman, ito naman tinatawag nilang mga Biblos o Biblia. Aha. Tinatawag din ang Torah sa kabuuan na Biblia, pero minsan yung Torah naman ay tumatalakay lang sa kautusan. Mm-hmm. Pero sa kabuuan, Brother Johnson, Tanak. Ang Torah na bahagi ng Tanak, o yung tinatawag nilang Torah, Nevim, Waketubim, o ibig sabihin ito yung Tanak, nahati sa tatlo. Sa tatlong Torah, Nevim, Ketubim. Ang ibig sabihin nito, Torah, kautusan, Nevim, yung mga propeta, at mga kasulatan, o mga awit. Writings, o yan. Okay. Yan. So, ibig sabihin, ang kinasihan dito ay yung buo. Mm-hmm. Ngayon, mga gilyon ng mga taga-subaybay, baka ang ilan sa atin ay naniniwala na pagka Old Testament ay lipas na at bagong tipan na tayo. Mm-hmm. Samantalang yung tinutukoy ng direkta ni Apostol Pablo pala dito, unang-una, yung existido, which is yun yung Old Testament. Pero hindi naman ibig sabihin ay hindi kasama yung New Testament. O yun. Kasi that time, kasama na rin siya sa kinasihan ng Diyos, si Pablo, na ginagabayan siya ng Diyos. Kaya ang kanya mga sulat nung time na yun ay hindi pa na puput into writings, Brother At Richard. hindi pa napagpapasyahan na isama sa ito'y canon. Kasama o doon sa kinanonize. Ang nililinaw natin dito is yung existidong kasulatan kasi gusto natin burahin dito. Mm-mm. Na merong mga tao, mga Kristiyano ngayon na selective lang yung ano, yung pinaniniwalaan. Tama yun. Akala nila meron ngang nagtanong na meron daw ano daw ang paniniwala ng isang pananampalataya na
pitong yugto ng panahon. Meron ganun eh. Ayun. O kung ilan pang yugto ng panahon, yung dispensation of time, Brother Richard. At panahong Kristiyano lang yung tinutukoy nila. Yan. So, clear tayo doon, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, patuloy tayo. So, pag sinabing kinasihan, ano ba ang mas malalim na ibig sabihin nito? Mm. Ang kinasihan nyo na nga, Brother Johnson, sinasabi dito na mismong ang hininga ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng ang taong nagsulat, ang mismong nag-isip lang ng kung ano yung kanyang isusulat. So, ibig sabihin, kung wala ang patnubay ng Panginoon, wala siyang maisusulat. Kasi, Brother Johnson, tandaan natin, eto nga, may tinatawag na general revelation ang Panginoon para makilala siya. At ito ay sa pamamagitan ng ano po? Sa pamamagitan ng mga nilikha niya. Ayan, yung kalawakan, yung ating kapaliguran. Ayan po ang tinatawag nating general revelation. Meron din tinatawag na divine revelation. Ano naman yun? Divine o special revelation. Ito namang special revelation, kaya natin tinatawag itong special revelation. Kasi Brother Johnson, tandaan natin na nang likhain ng Diyos ang tao, ay kagaya ng binanggit mo doon sa naunang episode natin, ay nilikha niya ang tao na maayos, sabihin na natin sakdal, pero dumating ngayon pagkakataon na ano, na lumabag ito sa kalooban ng ating Panginoon. At mismong ang Diyos, ang sabi sa banal na kasulatan sa Isaiah 59, talatang 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan. So nakita natin kung ano ang ginamit ng Panginoon na kaparaanan ay yung tinatawag na special revelation. Sa paanong pamamaraan? Yun na nga, gumamit ang Diyos ng iba't ibang mga tao para maisulat ito. Yan ay sinabi rin sa aklat ng Hebreo 1:1 hanggang 2. Pwede po bang bago natin basahin yan? Brother Richard, bago natin basahin to, para masundan ng flow nung ating taga-subaybay, kaya gumamit ang Diyos, nitong babasahin natin talata, dahil sabi nung talata binasa natin, yung kasalanan ang nagpakubli sa atin Diyos. Kasi tandaan mo lang, Brother Johnson, ang hindi pa nagkakasala, ang mag-asawa, yung Eva at Adan, ay kinakausap sila ng Diyos talaga. Kumbaga, verbally kinakausap yung sila. Yung presensya ng Diyos ay nandun. Oo. Sabi nga ng termino dito, face to face. Ibig sabihin ay malapitan. Malapitan. So, bago ang kasalanan, malapitan. Malapitan ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Eva at Adan. Oo. Okay. So, sabi ng talata, ay pinaghiwalay tayo, yung tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kaya natin ipaglilingkod ngayon kung ano ang ginawa ng Diyos pagkatapos nito. Para at least ang tao ay hindi pa rin mabulag doon sa kung ano yung Diyos na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. Kasi alam mo, Brother Johnson, simula nang magkaroon ng kasalanan ay binulag na at dinayanin ni Satanas ang kaisipan ng mga tao patungkol sa kung ano yung Diyos . Amen. Kaya dito, sabi nga talagang mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na maiwan tayo sa kawalan at kumbaga sabi nga nila para kang iniwan sa ere na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ay narito, ang Diyos ay gumamit ng iba't ibang kaparaanan. Kanina, tinawag natin yung general revelation. Ito naman yung tinatawag nating special revelation na gumagamit siya ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang kapanahunan para kanyang maipahatid, para kanyang maipahayag ang kanyang panukala at pagmamahal para sa sangkatauhan. Pwede po bang pakibasa yung talatang yan, Brother Johnson? Hebreo 1:1 hanggang 2. Ito ang nakalagay sa talata. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ayan. Sa talatang 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Ayun. So nakita natin, may binabanggit ang banal na kasulatan sa 19:1 ng
awit na ipinahahayag ng sangkalangitan alin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya lang minsan, ito yung mga tinatawag na... Hindi tayo magsalita. Ang mga nilikha mismo ng Diyos, ang mararamdaman mo eh, nag-reveal sa meron talagang Diyos. Yun. Kasi, Brother Johnson, ikaw ha, sa matinong pag-iisip, nag-iisip ka ng maayos, do may ibang kaisipan nga na tinatanggap din ito, ay siguro hindi ka naman maniniwala na yung hitsura mo ngayon ay nangyari nang dahil sa tsamba. Oo. Diba? Kahit ganito hindi ako maniniwala. Oo, biro mo, ayos na ayos ha. Kumbaga, yung ulo mo na ilagay sa dapat kalagyan. Oo, kahit yung... na manipis sa buhok. Oo, gano'n na nga. Mm-hmm. Pero yung ilong mo na ilagay sa kung saan din yung kinalalagyan ng ilong ko. Ibig sabihin, mayroon talagang nagdisenyo. Oo, may kaayusan. Okay. Do yung iba, kinokontra naman ito at sinasabi nga na tayo'y galing sa ibang pangyayari, kagaya ng... Yung Big Bang. Big Bang, meron yung evolution, Suri. Pero dito sa ating nakikita, ay hindi naman tayo maniniwala ako ha, sa aking personally, kahit na wala pa ang Biblia, hindi ako maniniwala na ako'y nanggaling lang sa isang maliit na kitikiti hanggang ma-develop, nagkabuto, naging buwaya, naging dinosaur, naging unggoy. Yung unggoy na pabaging-baging, pakain-kain ng saging, paglipas ng ilang milyon, ikaw na yon. Hindi ako papayag doon. Hindi ako papayag doon ha? Sa ganong kaisipan. At dito, sinasabi nga ng banal na kasulatan na sa mga nilikha pa lang ng Panginoon, ay makapag-iisip na tayo na meron talagang Diyos. So yun nga, kaya lang yung magandang mga bagay na nilikha ng Diyos ay nabahiran, Brother Johnson, ng kasalanan. Kaya minsan ang nature, Brother Johnson, mag-iisip ka rin. Ha? Minsan, lalo na ngayon, nararanasan ng mga tao yung iba't ibang mga dilubyo na gawa ng nature. Talaga bang gawa ito ng Diyos? Yan nga. Pero bukod yan ay para maayudahan o matulungan tayo, na bukod dyan ay talagang maniwala tayo na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa atin, yun na nga yung binasa mo kanina, gumamit siya ng iba pang kaparaanan. Ano yun? Yung pagpapahayag ng kanyang sarili. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya. Ang tawag ng Biblia ay mga propeta. So itong mga propetang ito, ang siyang nagpapahayag kung anong klaseng Diyos meron tayo at dapat paniwalaan, Brother Johnson. So, dito ay gusto po namin na ipakita ho sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, kung gaano kadakilang Diyos. Yung mga taong hindi naniniwala sa Biblia, sa mga nilikha pa lang ng Diyos, sa mga umiiral na may buhay dito sa mundo, sapat na itong makapagpapatunay na mayroon talaga tayong Diyos. At dito nga sa ating pong paksa ngayon, ay pilit po namin na sana'y maabot natin yung pinakamahalagang bagay kung ano ang layunin talaga ng Diyos. At itong Biblia ay isa sa kaparaanan na ginawa ng Diyos para yung tao na nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan ay muling mabalik sa Kanya. Dahil nga sa kasalanan, sabi ng talatang 59 ng Isaias ay nagpakubli, naging malayo tayo sa Diyos. Kaya ang Diyos ay gumamit sabi ng Hebreo 1:1, ng iba't ibang tao sa iba't ibang kaparaanan. Dahil sa tao naging makasalanan, hindi naman maitatanggi na mayroon pa rin nakikita ang Diyos na mga tapat. At yun ang kanyang mga pinili para maging instrumento sa kanila niya pinadadaan ang mensahe sa tao. At ano ang dahilan? Yung mga taong yun ay parang ihayag, ipakita sa tao kung ano ang Diyos. Tama. Kasi maring magkaroon ng iba't ibang kaisipan ang tao patungkol sa Diyos. Pero dahil dito sa mga taong ginamit ng Diyos, ay nagiging maliwanag sa tao kung anong klaseng Diyos ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ayun. At ano nga balang klaseng Diyos siya, Brother Richard? Ayan. Ito. Masabi natin na talagang ang Biblia ay isa sa sinasabi ng Biblia, God is a God of love. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig o pagmamahal, Amen. Brother Johnson. At katunayan, kasi may iba na sabi nga natin dito sa salitang sanlibutan, yung iba magaling lang anya sa ngawa, pero pagdating sa gawa, wala naman. Nga.
nang sabihin ng Diyos na lubos kitang minamahal, hindi niya lang yun ipinaramdam sa salita, mm-hmm. kundi ipinaramdam hanggang sa gawa. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagbibigay niya at pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak, Brother Johnson. Saan? Sa sanlibutan. At kung Kristiyano ka, siguro ang talatang ito ay hindi mo pwedeng makalimutan. At, hindi pwedeng, at maaring hindi sa lahat ng talata, ito lang ang matira sa isip mo bilang kumbagay talagang nag-aangking Kristiyano. Oo. Bakit? Ito yung talatang pag hindi mo alam, hindi ko alam bakit ka pa naging Kristiyano. Ito po yung talata na matatagpuan sa aklat ni Juan sa Kapitulo 3 at talatang 16. Ano nga po ba sinasabi diyan, Brother Johnson? Ganito ang nakalagay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, mm-hmm. na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Brother Johnson, ha? Ang paniniwala, ang statement ng ating paniniwala, fundamental belief. Ang sabi dito sa atin, Jesus Christ is the focus of the Scriptures. The Old Testament sets forth the Son of God as the Messiah and the world's Redeemer. And in the New Testament, sabi dito, the New Testament reveals Him as Jesus Christ, the Savior. So makikita natin, Brother Johnson, mm-hmm. na ang banal na kasulatan, kung meron mang pinaka-focus, kung meron man talagang tinatalakay, mm-hmm. ay walang iba kundi alin, ang ating Pwesto Kristo. Sa Old Testament, siya na yung ipinangakong Messiah. Mm-hmm. Sa New Testament, siya naman yung alin. Siya yung kinikilalang tagapag ligtas. Yeah. So, siya ang focus ng banal na kasulatan, Brother Johnson. At dito nga, uulitin natin, binanggit natin kanina, na dito ipinahayag ng Diyos, dito ipinahayag ng Diyos, na yung kanyang pagmamahal sa sangkatauhan ay hindi lang sa salita, mm-hmm. kundi may akto. May ginawa siyang... May gawa talaga. At ipinakitang ebidensya na ito ang katunayan na talagang mahal. Tandaan nyo na sabi ng John 3:16, Brother Johnson, hindi lang mahal ng Diyos ang sanlibutan, kundi gayon na lamang. Oo, ibig sabihin ay talagang ano to? Sabi nga, over ito ha? Oo nga. Labis-labis, sobra-sobra ang pagmamahal. Kasi para ibigay mo yung pinakamahalaga sa'yo, eh matinding pagmamahal yun. Ay, alam mo, Brother Johnson, ganito ha? Ganito. Ako bilang magulang, nakaka-relate ako nito. Mm-hmm. Sa kasawiang palad, di ka masyadong makaka-relate nito. Pero naiintindihan ko naman. Pero naiintindihan mo. Yeah. Oh. Di ko lang naramdaman siguro. Di mo na, apat ang anak ko. Mm-hmm. Eh, sabi nga, si Kristo ay namatay nang dahil sa kasalanan ng iba, hindi naman niya. Tama. Oh, biro mo, ikaw ba, Brother Johnson, halimbawa? Mm-hmm. Kagaya ko, halimbawa ngayon. Kung hihingi ng gobyerno, isa sa apat, kasi apat yung anak ko. Mm-hmm. Isa man doon sa apat, sasabihin ng gobyerno, Mr. Thompson, pwede ba isa sa apat mong anak ay ibigay mo sa amin? Bakit po? Sa halip na yung bibitayin yung nang rape, ay yung anak nyo na lang ang bibitayin. Alam mo, Brother Johnson, ibigay mo sa akin lahat ng pera ng Pilipinas. Ha? Ipapalit yung anak ko, bibitayin siya, ipapalit doon sa dapat bitayin. Bakit naman ako papayag? Oo nga. Wala namang kinalaman yung anak ko sa kasalanan ng bibitayin. Tama. Sabi ko nga pagka minsan kung iniisip ko, buti na lang pala, Brother Johnson, hindi tayo naging Diyos eh. Oo. Kasi alam mo ito, apat na yung anak ko, hindi ko maibigay kahit isa. At saka imagine, Brother Richard, no? Ay, bakit nga kaya? Ay, kung naisip ng mga taga-subaybay ito, yung mga kapatid at mga kaibigan natin, mm-mm. bakit kailangan mamatay? Mm-mm. Bakit hindi pa pwedeng ibagsak na lang dito? Di man maghirap. Mm-hmm. Turuan na lang. Magturo. Pwede naman yun eh. O kaya ay lipuling niya yung kasamaan. Mm-hmm. Mag-away sila ni Satanas. Mm-hmm. Di, bakit kailangan dumaan dun sa proseso na kailangan ipanganak? Hindi pa na ipapanganak, may pag-uusig na eh. Mm-hmm. So, pagkatapos may ipanganak, lumaki, nagturo, ayun. Okay lamang naman sana kung namatay. Pero hindi naman yung kalunos-lunos na kamatayan. Ano ba nakikita mong plano ng Diyos? Ba't kinakailangan niro siyang prosesong ganito? Eh kasi nga, Brother Johnson, dito ipinapakita sa atin ng Diyos na talagang ang kasalanan hindi biro-biro, Brother Johnson. Tingnan mo. Hindi pwedeng mapatawad ka ng wala kang ibinubuhos.
na dugo. Uh-huh. Oo. At yan ay mababasa mo, Brother Johnson, tingnan mo dito sa Aklat ng Hebreo 9:16-17. Oo, sabi diyan. Ito ang nakalagay sa talata. Mm-hmm. Sapagkat kung saan may roong tipan, mm-hmm. do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Mm-hmm. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan mm-hmm. kung mamatay ang gumawa. Ngayon, so sa ibang para ay walang anumang kabuluhan. Mm-hmm. Samantalang nabubuhay ang gumawa. Ayun. So walang kwenta yung tipanan, magiging walang kabuluhan. At magiging, sabi nga natin, walang halaga. Eh ngayon, sino ba yung nakipagtipan diyan na talagang nagsasabi na Diyos na mapagmahal? Eh sa 5:2 ng Deuteronomy, Brother Johnson, tingnan mo po kung sino po yung sinasabi diyan para mapatunayan talaga na gano'n na lang tayo kamahal ng Diyos. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin mm-mm. sa Horeb. Ayun, tingnan mo, ang sabi diyan, Diyos mismo na nakipagtipan. Personal, ha? Hindi siya nagpadala ng proxy. Oo. Kundi siya mismo yung nakipagtipan. Kanino? Sa mga Israelita. Tapos, sabi doon sa binasa natin talata sa Hebreo, walang kwenta yung pagkikipagtipan kung hindi mamamatay yung gumawa. Tama. At kinakailangan magbuhos ng dugo. Eh, papaano ngayon yan? Yung Diyos Espiritu, wala naman dugo. Oo. Tapos ay kailangang mamatay. Para magkaroon ng kabuluhan. Ang Diyos hindi man mamamatay. Tama. Anong nangyari? Anong nangyari? Yung kanyang bugtong na anak. Ayan. So dito ay makikita ho natin na ang ganda ng plano ng Diyos. Tama. Para mapatunayan mo ang totoong pag-ibig, kailangan may sakripisyo. Tama. Oh, Brother Richard. Mm-hmm. Yung pong minsan mga akto na gagawin mo na hindi ka naman naghihirap. Tama. Hindi mo mararanasan, hindi mo mararamdaman may pag-ibig doon eh. Mm-hmm. Eh yun ng mga dalaga, mga babae. Mm-hmm. Kahit na ayaw nila doon sa manliligaw. Mm-hmm. Pero pag nakikita nilang kahit napapahiya, kahit mahirap ginagawa, nadidevelop din. Mm-hmm. Kasi napapatunayan nila yung pag-ibig. Tama. Pero yung iba na parang dali-dali lang, salita lang, mahirap. So dito ay makikita ho natin. Dinadala namin sa halimbawa doon sa ating pong sa nangyayari bilang mga tao. Sapagkat dito ay pinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang napakadakilang pag-ibig. Mm-hmm. Sabi nga natin, ang sentro ng Biblia ay si Kristo at ito ipinapakita ho namin sa inyo. Tama. Ngayon, bago tayo dumating doon sa kung papaano ang sinabi ng Biblia ay talagang aktong natutupad. Mm-mm. Kasi naitanong ko kanina, Brother Richard, na ba't kailangan mangyari ito? Mm-mm. Yung pala ay nakahula na, mm-mm. nakasabi na sa naka-prophecy na ito, mm-mm. na kailangan mangyari. Tama. Eh, itong Biblia, nasabi natin, ang sentro ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa yung mga ibang ninalaman dito na nakikita nating kaparaanan ng Diyos para ang tao ay lalong maibalik sa Kanya? Mm. Makikita natin dito, Brother Johnson, na talagang dito sa banal na kasulatan ay punong-puno ng mga bagay na talagang magpapalapit sa atin sa Diyos kung ating susundin mm-hmm. at pakikinggan ang payo. Sapagkat kung ating mababasa uli yung ating tingnan mo yung sinabi doon sa 2 Timoteo 3:15-16, Brother Johnson. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas na sa pamamagitan. Saan daw yan? Saan mo daw makukuha yan? Sa banal na kasulatan. Kaya tinawag itong banal kasi hindi ito galing sa kalooban ng tao. Tama. Ulitin natin. Tapos sabi rito, mm-hmm. mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Mm-mm. Alam mo, napansin ko lang ito, no? Mga taga-subaybay, Brother Richard. Meron kayong mga tao ngayon na pagbata pa, nako, huwag kang pagbasahan ng Biblia. Masisiraan ng ulo yan. Oh, may mga ganun. Meron ngang in-interview,
may na-interview ako, Brother Richard, na bagong bautismo. Mm-hmm. Bago siya kasi addict-addict siya eh. Mm-hmm. Meron siyang girlfriend o ka-live-in partner. Sa kabila ng kanyang bisyo ay gusto pa rin niyang, parang nananabik pa rin siya na magkapagbasa ng Biblia. Mm-hmm. At pag nakakarinig siya ng pagsamba ay parang gusto niyang ma-experience. Mm-hmm. And sabi daw niya eh, paano kaya magkaroon ng Biblia? Mm-hmm. Sabi daw ng kanyang girlfriend ay, magdahan-dahan ka lang muna, yung maliit lang muna. Huwag mong bibiglain. Kasi kapag malaki ka agad basahin mo, baka mabuang ka. Mm-hmm. Yan ang kanyang testimony. Ganon. Tapos dumating yung panahon na may nagturo sa kanya. Ah, ngayon, bautismado niya sa Adventist. Mm-hmm. Naikwento niya ito. Naalala ko, Brother Richard. Kasi may mga tao na akala yung salita ng Diyos ay nakakasira ng ulo. Totoo yan. Pero bata pa lang dito, pwede na eh. Oh. Pwede nang ara, pwede nang malaman ang Biblia. Oh, at Brother Johnson, eto nga, ulitin natin. Dito pinapakita ng Panginoon sa tinatawag nating banal na kasulatan. Kung anong pakikinabangan natin eh. Mm-hmm. Kapag ito'y atin talagang binigyan ng pagkakataon, binigyan ng panahon, at binigyan. Kumbaga talagang taimtim na pagpapahalaga. Sineryoso. Oh, sineryoso mo, Brother Johnson. Mapapaigi ang buhay mo eh. Oo. Oh, well, sabi rito sa 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ayan, ayaw mo ba nang natuturoan ka? Oh. At saan mo makukuha yung tamang turo, tamang aral? Magandang turo sa Biblia galing. Ay talaga? Hindi kung saan-saan. Oo, tama kaya yan. Kaya nga tayo, binabasa natin eh. Mm-hmm. Tapos sabi dito, sa pagsansala. Ayan. Oh, ibig sabihin ay sasabihin ko anong kasalanan. Mm-hmm. Sinasansala. Alam mo, Brother Johnson, ako'y natutuwa. Ito ha. Proud naman ako na ako'y member ng iglesyang ito. Alam mo kung bakit? Uh-huh. Kahit hindi akong gumagawa, alam mo, sa mga nangyayaring sabihin na nating immorality ng ating kapaligiran ngayon, lalong-lalo na yung ating lalong-lalo na yung ating presidente ay galit na galit diba sa mga adik. Uh-huh. Alam mo, Brother Johnson, marami siyang kinukuhang mga nagle-lecture sa mga nagpaparehab. Kahit sa mga barangay levels, Brother Johnson, kinukuha niya mga Seventh-day Adventists eh. Oh, kasi meron tayong numero uno tayo diyan sa nagpo-propagate nung may anti-drug campaign tayo. Oh, meron tayong mga magazine tungkol diyan, meron tayong mga lecture kung paano matutulungan yung mga tao. Mm-mm. Oh, so ang at yung Brother Johnson, at yung Brother Johnson, tingnan mo, bago pa kinamuhian niyo ng ating presidente, tayong mga nagbabasa ng Biblia. At saka bago pa, oh, kahit na marami ng mga presidente na karan, ginagawa na natin yun. O, tama. Kaya hindi ito nalingid sa kaalaman ng ating mga bagong umuupo sa ating gobyerno ngayon. Tama yun. So dito ay nakikita natin na ang laman ng Biblia, kailangan mo lang gamitin. Ay, talagang isa kabuhayan mo, talagang pakikinabangan mo eh. Tama, kailangan lang lahat ng narito ay ituro. Tama. Ang magiging problema lang kasi sa iba, Brother Richard, mm-hmm, ay kung ano lang yung madali, yun lang. Oh, yun lang. Oo. Pag mahirap na sa kanilang lifestyle, huwag na. Ay hindi na nila gustong isakabuhayan. Sabi pa rito, mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway. Mm-hmm. Sa ikatututo na nasa katuwiran. Ayan. Nakakalungkot lang. Bayrong mga magulang minsan na pag nagpapa-Bible study, umaatin sa mga Bible study yung anak, nagagalit. Ayun, ang mahirap. Ay, ano ba ang gusto ninyo? Mag-aatin ng Bible study o mag... Sumama sa barkada, makipagbisyuhan. Ayun. Mm-hmm. Tapos, meron din namang mga anak. Pagka ang kanila namang magulang ay nanunood sa programang katulad nito. Mm-hmm. Nako, kung kailan pa tumanda, saka pa nagpapaniwala dyan. Mm-hmm. Kung mga kapatid, ang Biblia at ang tuturo ng Biblia ay hindi magtuturo sa ikasasama ng tao. Tama. Bagaman mayroon nagtuturo dyan na hindi lahat ng katotohanan. Pero pag nakinig ka, maaaring yan ay stepping stone o kaya ay hakbang yan. Hakbang yan. Hanggang sa unti-unti nating malaman ang absolute truth, Brother Richard. Tama yun. Tama yun. Oh, so, tama yun. Dito ay tinitingnan natin. Kasi ang sinasabi nga natin dito mga kapatid, yung content, yung sentro ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan. At doon sa mga nagdududa, Brother Johnson, eto ha, bibigyan natin ng kumbaga sa
pagkain ay bibigyan natin ng iba pang ingredients itong bagay nito para lalo nilang mapagtibay. Lalo nilang mapagtibay sa kanilang pakikinig o panunood sa programang ito na ang Biblia ay talagang hindi ito basta-basta libro lang na gawa ng tao. Tama. Oo. O kasi ang dami naniniwala ngayon. Hindi nga naman daw, bakit daw maniniwala? Mm-hmm. Ay gawa lang ng tao yan. Ayun. Ang... Ay ang gusto namin sabihin sa inyo, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, mm. Kung tao ang gustong iligtas ng Diyos, eh talagang tao ang gagamitin niya. Tama. Eh, mababasa ba natin to kung manok ang sumulat nito? At niliwanag naman yan, Brother Johnson, ang iyong binasa kanina sa Aklat ng Hebreo. Talagang gumamit ang Diyos ng iba't ibang tao sa iba't ibang kapanahunan. Hanggang sa maipahayag. Ang ating Panginoong Jesucristo. Bukod sa salita, bukod dito sa iyo, ay talagang mismong yung persona. Tama. Ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yun ang pinaka-ultimate. Ha? Mm-hmm. Na revelation ng kapahayagan ng kung anong klaseng Diyos at sino yung Diyos na dapat nating paglingkuran, Brother Johnson. Tama, kaya si Apostol Pedro ay may binabanggit ho dito kung anong klaseng mga tao ang kanyang ginamit. Mm-mm. Bago pa, bukod po sa ating personal na nababasa ang karanasan ng ating Panginoong Jesucristo, ay ito yung sinasabi niya tungkol sa mga taong sumulat ng Biblia. Oh. Ikalawang Pedro, ano? 20 hanggang 21. Mm-mm. Ito ang nakasulat. Na maalaman muna ito. Mm, dapat malaman. Oo. Na alinmang hula sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ayan. So, sinulat nga ito, may mga prophecy dito, pero hindi sa sariling pagpapaliwanag. Sa 21, ganito ang nakalagay. Mm-hmm. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyo ka ng Espiritu Santo. Ayan na naman. Mm-mm. Naudyo ka na naman. Pag sinabing naudyo ka, libawa ikaw, Brother Richard, meron kang nakatampuhan, uudyo kang kitang awayin mo. Hey. Pagka inaway mo, hindi na talaga yun ang original mong plano. Oo, edi galing sa akin yon. Naudyukan mo ako eh. Inudyukan kita, nasulsulan kumbaga. Dito sa positibong paraan, side, ang udyok dito ibig sabihin ay inspired, di ba? Sinasabi ng Diyos kung anong dapat sabihin, isulat ng tao. Oo. Ngayon, pagdating dito sa ano, pag-usapan nga natin ito, Brother Richard, kasi pareho naman tayo nagbabasa ng mga theology books. Mm-hmm. Gusto kong medyo bigyan ng additional information yung mga taga-subaybay natin. Mm. Nung gamitin ba ng Diyos yung tao para isulat ang kanyang salita ay as in parang wala sa sarili yung tao na dinidiktahan ng Diyos? Mm-hmm. Kasi dapat maintindihan ito ng mga tao. As in, kumbaga parang ako eh, wala na ako sa sarili tapos ang Diyos ay nagsasabi kung anong susulat. Ganun ba yon? O merong paraan ang Diyos na hindi niya pinakikialaman yung estilo o kultura ng tao. Manapay ang mensahe lang ang kanyang ginabay. Yun naman talaga, Brother Johnson. May kaparaanan. Yun na nga. Pero ang punto rito ay yung mensahe. Diyos ang nag-uudyok. Kaya tingnan mo ang Biblia, ito, lingid naman ito sa mga nag-aaral. Bakit ba ang Old Testament ay naisulat sa Hebrew at kalauna na i-translate sa Greek? Eh kasi, yun ang lingwahe na ginagamit ng mga taong kanyang ginamit noon sa pagsusulat ng Biblia. Yan. So talagang meron ding human factor, Brother Johnson. So, pero hindi yung mensahe ang galing sa sarili. Yun ang ano natin. Ha? Ito yung gusto nating linawin dun, ha? Tama. Gumagamit ang Diyos na may kinalaman sa human factor din. Yung style or estilo ng tao o kultura. Oo. Pero ang mensahe galing sa kanya. Tama. Kasi gusto nating linawin ito. Kasi mapapansin po ninyo mga kapatid na ang Biblia ay mayroong iba't ibang class o estilo ng pagkasulat. Mm-mm. Kaya may pag-aaral dito, Brother Richard, na ang style ng tao ay hindi pinakialaman ng Diyos. Manapay yung mensahe. Kaya ako binabanggit ito, Brother Richard, kasi may misconception dito. Mm-hmm. May maling kaisipan. Kasi ako dati, alam mo,
yung Biblia dati, sa paniniwala ko, hindi mo ito pwedeng patungan ng ibang, ano, at maraming gumagawa niyan. Mm-hmm. Pag nahuhulog, hinahalikan. Mm-hmm. As in, yung litra, akala ko dyan, ay wala talagang error. As in, banal bawat litra. Ano ba yung banal dito? Mm-hmm. Yung bang bawat litra na pagkasulat? O yung mensahe? Ay, yung mensahe, Brother Johnson. Yun ang kasi ating... mayroong mga tao na pinapahalagan kung mismo kung anong libro. Ayaw ngang sulatan eh. Mm-hmm. Ayaw pa libo kong habukan. Mm-hmm. Talagang mahal. Pero ang totoo, hindi nila nalaman yung loob. At hindi na isa kabuhayan. Yun nga eh. Oh. Ang mahirap doon, Brother Johnson, ayan, banal nga yan. Halimbawa, oh, puntahan natin din yung ikalawang Timoteo 3:5. Basahin natin ito, kapatid na Johnson. Ikalawang Timoteo 3:5. Sige nga. Sabi po ay ganito. Mm. Na may anyo ng kabanalan na dapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Mm. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayun. Eh, dapat yung kabanalan hindi lang sa anyo. Kasi, kaya ko binabanggit ito mga ginigilaw ng mga taga-subaybay ganito. Baka mayroon din pakiramdam sa inyo na ang tingin sa Biblia is in walang typographical error. As in, hindi mo pwedeng, meron ngang sinisita eh, yung nagbabasa na minsan eh, para mabilis ay lalawayan, kasalanan daw yun. Mm-hmm. Yung, hindi ho yung papel ang kinasihan dito yan. At yung tinta, mm-hmm, kundi yung mensahe. Kasi Brother Johnson, tingnan mo, limbawa, nasabihin yung salita o yung sulat mismo, yung tinta, eh hindi na nga itong original na tinta na ginamit eh. Oh. Hindi na rin yan ang original na lengguwaheng ginamit. Yun. Eh, alin talaga banal dyan? Pero tinatawag natin itong banal na kasulatan. Yun. Kaya natin ipinapakita ito sa ating mga taga-subaybay. Kasi tingnan nyo yung, ano, yung negative side nun. Kapag ka, minsan may mga taong ganun eh. Akala nila ito talaga as in litra yung papel, yung pagkabukbang nito. Mm-hmm. Eh, ganun na lang. Pero ang totoo po nun mga kapatid at mga kaibigan, ito gusto namin dalhin sa inyo. Hindi ba mayroong mas malalim na dapat natin matutunan? Mm-mm. Yung nilalaman, yung mensahe, hindi lang dapat basta natin ito natutunan. Dapat ito na atin na isa sa kabuhayan. Oh, alam mo, Brother Johnson, yung nabanggit ko kanina, yung binasa mong nasa Kapitulo 5, na may anyo ng kabanalan, so bali tinatanggihan nila ang kapangyarihan. Nag-aral yun eh. Ay, nag-aral nga. Kaya ngayon na ang, eh, yun nga ang delikado. Yun nga ang delikado, Brother Johnson. Kaya isang dahilan bakit mapanganib sa huling panahon, dahil marami rin namang nag-aaral ng Biblia. Oh, ito nasa 7. Kaya nga, marami nag-aaral ng Biblia, pero wala. Oh, ito. Binasa natin 5 kanina. Mm-hmm. Itutuloy natin ito. Basahin ko yung 7. Mm-hmm. Na laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Oh, yun. Okay, ito. Meron po kaming gustong ipa... Sana ay nasusundan po ninyo ang gusto kong ipunto sa inyo, ha? Dalawang bagay ang gusto ko pong ipaunawa dito, mga kapatid. Dapat maintindihan natin na ang mensahe nito ang kinasihan ng Diyos. Tama. At dapat pag naintindihan natin ito, dapat may isa kabuhayan. Mm-hmm. Meron akong hindi ko makalimutan, Brother Richard, na illustration na ginagamit. Mm-hmm. Meron isang kwento na merong isang preacher, pastor, nagsermon. Magaling na preacher. Mm-hmm. Nung matapos na yung kanyang sermon, eh di tapos na, umupo na. Closing song na ngayon. Mm-hmm. May dumating na kapatid. Tapos na po ba yung sermon? Awitan na eh. Mag-alas 12 na. Sabi ng isang matanda na kanya tinanong, hindi pa tapos ang sermon. 50% pa lang. Ha? Ipatapos ng awit. Magkuklosing prayer na eh. Hindi pa. Yung magandang sermon, 50% pa lang natapos. Ang application na 50%, hindi pa natatapos. Yun. Ang ibig pong sabihin, yung matutunan natin sa Biblia, dapat makita natin at may apply. Kasi tingnan nyo, kahit magaling ka sa Biblia, kahit magaling ka sa Biblia, napag-aral at napakadami mong alam, mm-mm, kung ginagamit mo ito sa pansarili, ito ang nagliligtas sa tao, pero pag mali ang pag-aaral nito at hindi natin intindihan ng tama,
baka gamitin din ito ng kaaway para mapahamak ang tao. Yun nga sinasabi, kaya lalong nagiging mapanganib sa huling panahon. Kasi maraming nag-aaral din ng Biblia, pero may anyo lang ng kabanalan. Uh-huh. Pero yung kapangyarihan nito, tinatanggihan. Tama. Actually, Brother Johnson, hindi mo masabing hindi ito natututong mga to eh. Mm-mm. Yung walang nalaman. May nalaman. Puno ng kaalaman. Yun na nga eh. Pero hindi mai-apply sa buhay yung napag-aaralan sa banal na kasulatan. Eto, Brother Johnson, magkaroon tayo ng mga, kumbaga ay, mga ekstrang mga bagay-bagay para mapatunayan pa natin itong Biblia ay talagang paniwalaan natin bago natin tapusin itong episode na ito patungkol sa banal na kasulatan. Sige. Na talagang ang tao ay talagang maipupundasyon natin na talagang mapapatunayan mismo ng banal na kasulatan na siya ay hindi basta-basta gawa ng tao lang. Iyan nga. Kundi uulitin natin, ito ay talagang kasulatan, gumamit ang tao ang Diyos pero galing sa Kanya ang mga ipinapasulat niya sa mga taong ginagamit niya. Halimbawa, Brother Johnson, matanong lang kita. Mm-hmm. Ikaw ba pwede mong hulaan yung susunod na presidente ng Pilipinas kung saan eksaktong ipapanganak siya 700 years from now? Hindi. Mahirap yun. Pwede kong aralin yan yung nakaraan. Oo. Pero kasi, yung... kasi may napanood nga ako, Brother Richard, yung Superhuman. Mm-hmm. Superhuman, isang programa sa television, mm-hmm, na mayroon doon kakaibang mga galing. Mm-hmm. Pero mo, ang tinatanong sa kanya, anong meron sa araw na ito, umuulan niya. Mm-hmm. Oh, ayan, mayroon ganitong nangyari. Sa mga nakaraan. Mm-hmm. Oh, sa mga nakaraan. Mm-hmm. Pero sa future, bagsak siya. Mm-hmm. Wala ang maitanong sa kanya, anong mangyayari sa darating? Sira siya doon. Sa Biblia, sagana niyan, Brother Johnson. Uh-oh. Yung mga imposibleng bagay na mangyari sa isang taong katulad, mm-hmm, mo't katulad ko. Eto nga, magkaibigan na tayo. Mm-hmm. Baka itanong, eto, nakalipas na. Uh-oh. Eh, tatanungin kita. Alam mo ba kung saan ako pinanganak? Hindi. Kita mo? Oo. Kita mo, umiiral na ako. Magkaibigan tayo, 22 years na, hindi mo alam kung saan ako pinanganak. Kahit alam kong lalo pa bandang siguro, Bicol doon, pero di ko alam kung ano. Lalo pa siguro, kung itatanong ko sa iyo, saan ba ipapanganak yung magiging apo ko 700 years from now? Lalong mahirap, no? Bakit ko tinatanong yun? Kasi, alam mo, Brother Johnson, madalas binabasa ito ng mga nakakabasa. Sa Mika 5:2, mm-hmm, merong talata dyan, Brother Johnson. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, mm-hmm, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mm, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, mm, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Brother Johnson, yan talatang yan ha. Tandaan mo, wala nang debate dyan. Lahat tanggap na si Kristo yung hinuhulaan dyan na ipapanganak sa Bethlehem Ephrata. Ngayon, Brother Johnson, bakit ko pinabasa yung talatang yan? Alam mo ba na sinulat ito ni Mikas 700 years bago ipanganak si Kristo sa Bethlehem Ephrata. Mm-hmm. Ang point ko dito, yung salita dyan, but Bethlehem Ephrata, hindi na lang Bethlehem. Alam mo kung bakit, Brother Johnson? Nang panahong isinusulat yan, dahil naalala nyo, nung matapos ang kaharian ni Solomon, nahati na ngayon ang kaharian ng Israel, Brother Johnson. Oo, nagkaroon sa dalawa. Yung Northern at Southern Kingdom. Oo, yung dalawang... kaharian ng Israel. Oo, may dalawang magkapatid na punta doon sa kabila. Yung sampu naman. Dito sa kabila, sa north yung sampu. Ngayon, ito yan. Itong dalawang kaharian na ito, North and South, parehong may Bethlehem yan, Brother Johnson. Oo. Parehong may lugar na Bethlehem yan. Yung isa, Bethlehem Sibulon, yung nasa north. Mm-mm. At yung nasa south, ito yung Bethlehem Ephrata. Kita mo, Brother Johnson, mm-mm, 700 years bago ipanganak si Kristo sa eksaktong Bethlehem, ha, hindi doon sa kabila. Tama. Dito sa Bethlehem Ephrata, sinulat na yan, mm-mm, ni Propeta Mikas. Kaya nga yun ang point ng tanong ko sa iyo kanina, yun ang premise ng tanong ko sa iyo. Kaya mo bang hulaan kung saan ipapanganak eksaktong lugar yung magiging apo ko 700 years from now? Hindi. Baka man mayroong mga naghuhulaan ngayon. Malabong mangyari yun. Ito, Brother Johnson, ikaw ha. Alam mo na ba kung paano ka mamamatay? Hindi, 900 years from now. Hindi rin eh. Kahit na nga mga alagad, kahit na mga alagad ng Panginoon Jesus Kristo eh. Oh. Katulad ni Pedro eh, hindi niya akalain na may gagawin siya doon sa bagay na yun. Ako pa kaya pahulain mo? At ito, Brother Johnson, hindi lang yun. Kailan ka mamamatay at kung paano ka mamamatay? Yun ang nga eh. Oh. At tayo, alam natin, mamamatay tayo balang araw. Pero kung paano, hindi natin alam. Oh. But you know what, Brother Johnson? Mm-hmm. Sa aklat pa lang ng mga awit, mga 900 years bago si Kristo ipako sa krus, binanggit na. Ang tungkol sa kanyang... Ang tungkol sa kanyang
kung paano siya mamamatay. Ayun. Oh, biro mo? Oo. So, ito mga bagay na nakakapanggilala sa isang normal na kaisipan. Oo, sige. Yan ay nasa 22:16 ng awit. Sige, Brother Johnson. Sapagkat niligid ako ng mga aso. Ayan. Kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Ayan. Binutasan nila ang aking mga kamay. Ayan. At ang aking mga paa. Mm. So, oh, nakita natin, Brother Johnson, ang katuparan niyan, nandun sa Lucas 23:33. O bakit ko sinasabi ito? Eh, ikaw nga, hindi mo nga alam kung paano ka mamamatay, kung kailan, at kung paano ang kamatayan mo. Eto, 900 years. Ni hindi pa nga uso nun ang pagpapako sa krus eh. Sa panahon niya, sa panahon, kailan ba nauso naman yung execution ng pagpapako? Dito na sa panahon niya ng Roman Empire. Oo. Eto, panahon pa ni David. Mga 900 years bago mangyari. Pana lang yata yung ginagawa. Pero, makikita natin. Oh. Para parusahan ang magkasala nun, babatuhin. So, makikita natin, pati yung makakasama niya kung sino. Uh-huh. O yung mga kriminal sa kaliwat kanan niya. Sinabi na rin dyan sa awit 22, Brother Johnson. Yo. At nangyari rin yan, hanggang katuparan din dito sa 23 ng Lucas din. At nang dumating sila sa lugar na tinatawag na bungo, kanilang ipinako siya sa krus. Oh, yun ha, tingnan mo ha. Oh, at sa pagkapako, butas nga yung paa at kamay. Kasama ng kriminal. Ito mo? Ikaw, hindi mo nga, kung pahihirapan pa natin, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Dadagdagan mo. Sinong kasama mo? Oo. Pati ikaw. Kahit ako, sinong kasama mo pag namatay ka? Hindi. Eh dito, pati kasama. Ito mga kapatid, mga kaibigan, no? Isipin mo yan. Huwag na ako kayong magduda sa Biblia. Sapagkat ang daming mga katunayan na sinabi niya, nandun din kung paano natupad. Tsaka sinabi din yan kung ano mangyayari sa huling araw. At nangyayari naman ngayon. Ito, Brother Johnson. May bibigay ka bang pangalan sa magiging apo mo 150 years from now? Hindi, baka may hindi natin kasi. Baka man, hindi mo alam kung lalaki o babae yung apo mo. Ito ha. Excuse me. Baka may kumontra eh, hindi natin alam yun. Bakit? Basahin mo, Brother Johnson, ang Isaiah 44, talatang 28, at Isaiah 45, talatang 1. Na nagsasabi tungkol kay Siro, mm-mm, siya'y aking pastor, mm-mm, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Mm-mm. Siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. May binanggit yan pangalan. Anong pangalan? Siro. Sa 45 verse 1, may binanggit uling pangalan dyan din sa Isaiah. Ito rin. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Sino? Kay Siro. Kay Siro, na ang kanyang kamay ay aking hinawakan. Alam mo, Brother Johnson, bakit ko pinapapansin sa iyo yung pangalan na yan? Uh-huh. Isang pangalan, dalawang beses binanggit. Uh-huh. Sa Isaiah 46:11, binanggit din siya yung ibong mandaragit, Brother Johnson. 46:11. Ng Isaiah. Inaangkin naman ito ng ibang mga kaibigan natin dito sa Pilipinas. Anong sabi dyan? Kaya natin sila. Basta dito sabi, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Alam mo, Brother Johnson, nagkakaisa na lahat ng mga scholars kasi ano to, si Cyrus din yan. Alam mo kung bakit ito pinabanggit sa'yo yan? Kasi yung Cyrus na pinapangalanan sa 44 verse 28, 45 verse 1, 46 verse 11, alam mo ba na kahit tatay niya hindi pa nga buhay nung binabanggit yung pangalan niya? Yun na nga eh. Biro mo. Kung ang Biblia ay gawa lang ng simpleng taong katulad mo't katulad ko, paano niya mababanggit na merong isang eksaktong taong Siro ang pangalan at gagamitin niya pa para palayain ang kanyang bayan? Hindi pa nga buhay ang tatay nung taong binabanggit nito. So, yeah. Di ba, Brother Johnson, kung talagang tayo ay hindi lang magpapakasabihin na natin, dudunong-dunungan at isip sabihin na natin, sabi nga nung sarilitang kanto eh, nagsasarili. Mm-hmm. Ay, ako, Brother Johnson, wala na akong dahilan para hindi paniwalaan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Oo naman. Kasi gusto kong tapusin natin ito, Brother Johnson, na ang mga tagapanood at tagapakinig,
sa mga naniniwala na ay lalong magtumibay. Tama. Na kanila pong panghawakan na ang Biblia ay talagang tunay na salita ng Diyos, bagamat gumamit siya ng iba't ibang mga tao para ito'y maisulat. Mm-hmm. Pangalawa, doon naman po sa ating mga taga-panood at taga-subaybay, na hindi naniniwala hanggang sa ngayon ang Biblia ay salita ng Diyos. Sana ito'y maging umpisa. Sana ito'y maging umpisa ng inyong paniniwala na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Eto, Brother Johnson, ididiin ko lalo ito. Ang sabi nung isang kilalang mathematicians, ang pangalan niya po, paki-check nyo na lang kahit sa inyong mga internet. Ang pangalan ay Dr. Peter Stoner. Dr. Peter Stoner. Alam mo ba, sabi niya, may kinalaman sa Biblia, kaya talagang paniwalang paniwala siya ng Biblia ay salita ng Diyos. Ganito, siya isang mathematician, siya ay isa ring astronomer, at talagang scientifically pinag-aralan niya, may tinatawag siya ngayon, Law of Compound and Probability. Yan. Ano yon? Ito, pinag-aaralan ng kanyang ginawang mathematics, sasabihin na natin, statistic na ito, yung para maialis yung tinatawag na chamba. Mm-hmm. Alam mo ang sabi niya? Yung tatamaan ka ng, halimbawa, ikaw ay isang taong tatamaan ng walong hula. Mm-hmm. Alam mo yung katapat noon, sabi niya mathematically, ganito yon. 10 to the 17th power. Anong ibig sabihin? Maglalagay ka ng isang 1 tapos 17 zeros. Kung may ganong kakaraming pera, napakayaman mo. 1 tapos 17 zeros, napakayaman mo. At sabi niya, kung itatranslate mo ito sa quarter dollar, ibabaon mo ang buong Texas. Texas State, babaon mo. Tupit, Texas State. Tapos sabi niya, markahan mo. Sa dinami-dami ng coins na ito, markahan mo yung isang coin. Tapos magyaya ka ng isang taong piniringan mo, palibutin mo siya sa buong Texas, tapos paghinto niya, pupulutin niya yung coin na minarkahan mo. Sa tingin mo, Brother Johnson, kung ikaw ang hahamunin ng ganun, lalaban ka? Ako kahit ibigay lahat ng pera sa akin na yun, hindi ko tatanggapin. Bakit? Napaka-imposible na si dinami-dami ng bariyang yun, mapipili ko yung minarkahan. Ganon, sabi niya, ka-imposible ang isang bagay kung hindi ito totoo. Mabiro mo, sa walong hula lang yon. Brother Johnson, pinag-aralan niya, kasi magtatapos na tayo sa episode nito, pinag-aralan niya, hindi walo, kundi mula sa Old Testament, 456 na specific na mga hula para kay Kristo pa lang, ha? Uh-huh. Ang natupad kay Kristo. Walang mintis. At napakahirap mong ano, napakahirap mong imoro-moro yung mga pangyayari mula Old Testament nangyari sa ating Panginoon. Halimbawa, paano mo magagawa ng paraan kung sino magiging sarili mong nanay? Oo nga. Oh. Yeah. Paano mo magagawa ng paraan na hanggang kamatayan mo, kasama mo itong mga sinabi ng Biblia na etong makakasama mo? Pati yung damit mo, kung anong gagawin ng mga mag-execute sa'yo. Napaka-imposible nito, Brother Johnson. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, inapakita namin sa inyo ang napakagandang panukala ng Diyos. Opo. Yung Biblia, gaano katotoo. Mm-mm. Kulang ang ating oras para ipaliwanag kung gaano ang ginawa ng Diyos para paniwalaan natin ang mga instrumento kanyang ginamit, ang salita ng Diyos. Nais po namin na patuloy pa natin tuklasin ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo na inyo kami samahan sa panghuling panalangin bago tayo mag-iwahiwalay. Brother Richard. Tayo po ay manalangin. Mahal po naming Diyos, sa mambanal, muli kayo nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Narito, kami po ay muling nakapagtalakay ng paksa na makapagpapahayag ng iyong pagmamahal sa sangkatauhan. Yes, sir. Salamat at ibinigay mo ang iyong banal na kasulatan. Gumamit ka ng iba't ibang tao sa iba't ibang kapanahunan. Amen. Upang maipahayag mo kung gaano mo kamahal ang sangkatauhan. At nawa ang aming mga tagapakinig, ang aming mga tagapanood, na minsan ang naniwala sa banal na kasulatan bilang iyong salita, ay lalong magtumibay sa mga katotohanan ng kanilang napakinggan. At sa mga nagkakaroon ng pag-aalinlangan upang paniwalaan na ang Biblia ay iyong banal na salita o kasulatan na nagmula sa iyo. Panginoon, tulungan nawa sila na maging simula ito ng kanilang unti-unting pagtanggap yes sa banal na kasulatan bilang iyong kinasihang salita. Amen.
Maraming salamat po sa patuloy mong paggamit sa programang ito upang maipahatid ang iyong ebanghelyo. Salamat po sa pagdinig sa iyong dalangin. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Hanggang sa muli, kayo aming inanyayahan na patuloy pong subaybayan ang programang Katotohanan. Ako po inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. At ito naman po ang inyong kapatid, Brother Richard Thompson. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.